Sabi ko, Lord, sorry ha, COVID eh. Nagtago ko eh. Di ko alam kung nasa aircon kang hotel o kung nasaan ka eh. Kami nasa distrito namin. Kami nandito. Nakailang budget hearing kami dito. Paglabas na paglabas, malalaman namin buong opisina nung kabudget namin nagka-COVID. Congressman Alan Peter Cayetano ay naglabas ng kanyang saloobin tungkol sa kasabikan ni Congressman Lord Alan Velasco na palitan siya sa pagiging Speaker of the House. Ano kaya ang dahilan? Pakinggan natin, pero bago ang lahat, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga balita. Sabi ko, Lord, sorry ha, COVID eh. Nagtago ko eh. Di ko alam kung nasa aircon kang hotel o kung nasaan ka eh. Kami nasa distrito namin. Kami nandito. Nakailang budget hearing kami dito. Paglabas na paglabas, malalaman namin buong opisina nung kabudget namin nagka-COVID. Takbo kami, hiwalay sa pamilya, magpapa-swab na naman. Yung ilong ko, hindi naman ganito katangos dati. Pero sa daming beses na na-swab. So, I told him, Lord, I'm not talking about as your opponent ganyan. You tell the president bakit ka absent. Hindi makasagot. Sabi ko, Lord, I'll tell you the truth. Once you're speaker, you're up there. Walang pwedeng makita in your personal life, in your public life. You know, hindi pwede because babaksak yung institution. So let me just ask you, are you ready? Kasi if you're ready, you have to give up a lot of things. Sabi niya, kaya ko yun. Sabi ko, sige, Mr. President, kaya. Sabi niya, so okay na. Kinamayan kami, nahiya nga ako pag ganun ni Presidente kasi bawal ang kamayan. Eh, ginanun niya. Ginanun niya. Tapos sabi niya, bilib ako sa'yo. Sabi ko, Mr. President, paano ito? Sabi niya, tinungin kay Lord, tumingin sa akin. Si Alan na mag-a-announce sa opisina niya bukas para maganda. And ang bala ko, i-focus kayo ng 15 minutes para hindi naman kayo masyak. Eh, nasa kotse pa lang kami. Kung ano-ano na eh. Huh? Diba? Kayong mga may Viber group sa mga committee nyo, ano, the president has spoken, eto na, congratulations Lord, etc. Huwag kayong mahiya sa akin, mahiya naman kayo sa mga kasama nyo. Isang pamilya lang tayo dito eh. Let it be between me and Congressman Velasco. Kung may problema kaming dalawa lang yun. Why involve yourselves? Why hurt other members of Congress? Ganyan ba gusto nyo? Yan ba tinuro ko sa inyo? When I became speaker, I could have chosen 170 members at buhusan sila ng pondo. I could have played politics in this hall. I commanded quite a big amount of resources. Ginawa ko ba yon? Pwede ko itambak sa distrito ko yon. Ginawa ko ba yon? Sabi ng party list, kawawa naman kami. Para kaming senador, ang laki ng aming mga lugar. O hindi ba gumawa tayo ng paraan? Ilang bilyon yon? Namili ba ako? Doon sa inyong mga party list na minumura ako patalikod? Doon sa inyong mga party list na tuwing makita si Lord, kahit ako pa speaker, the next speaker na tawag? Hindi ah. You got equal as the others. I did not have favorites here. The left. Mga kasama ko sa progresibong sektor ng ating... We disagree. But have you ever felt that I discriminate among my children here in Congress? Hindi. Sa Liberal Party... sa opposition. Why? Because I knew once we start drawing the lines, there's no turning back. Pero ang problema sa ilang sa inyo na sumusuporta kay Lord, sa sobrang atat na makaupo natin, you want to marginalize. Sige, subukan nyo. Bilog ang mundo eh. This is my fourth time back here. Alam nyo, isa sa pinakamatindi kong debate dito sa Kongreso, kay Louis Villafuerte. Alam ko marami sa inyo ang pinakamatinding yung debate dito kay L. Ray Villafuerte. Pero hindi po si L. Ray, kay Louie. As soon as I became senator, at that time, oh, ine-ethics committee ako, pinapatanggal ako sa Kongreso. He called me, Senador. Sabi ko, Tito Louie, Alan lang, para naman tayo hindi iba. Hindi, may local bill lang ako eh, baka namang pwede. Sabi ko, Tito Louie, ba't tumawag ka pa? Padala mo lang dito, ipapasa ko yun. Diba? I turned my other cheek. Why?
Di naman parating ikaw nasa ibabaw, minsan nasa ilalim ka. So kung nagkadibati tayo dito na medyo masama, so what? Kung this time around, ang naging chairman si Mike, ang naging deputy speaker si Dan, does that mean ba in next Congress mag-aaway tayo? Pwede kong palitan kalahati ng deputy speakers na hindi nagtotoo sa akin o one third, di ba? But I didn't. I gave them equal. Because nga, I want this to be a working Congress that people can respect. At yan ang pakiusap ko sa inyo sa supporters ni Congressman Velasco. If and when he takes over. Di ba? Be magnanimous. Reach out. There's more than enough. Our job is to take care of the nation. The difference sa Senado is that the Senate looks nationally, we look by districts, local. And I've told you, there's nothing wrong with being parochial. Hindi ko tinatanggap na sa senador pupunta scholarship ng buong probinsya. Kay Mikey ang lalapit pambiling bag. O katulad ngayon, na wala silang tablet o wala silang 1.5 para sa free internet. Walang maliit na problema sa congressman. Kaya tayo may budget hearing. Kasi minsan hindi naiintindihan ng mga secretary na appointed from the top or ng technocrats yung on the ground. Minsan ang ganda ng plano, distribution ng SAP, ganito. 1 week, 2 weeks, kaya yan. 3 buwan, wala pa. It's difficult. That's why we are here and we need each other. The House usually comes together as one. So, you know, in all of this turmoil, huwag tayong magkasakitan. In the end, tayo-tayo din ang magtutulungan eh. Ako, most of my career, I was in the opposition. But I had so many friends who reached out and said that, Alan, I don't care kung administrasyon ka o opposition. What I care about is may prinsipyo ka and I want to help you. Diba? Si Mike was one of my first mentors sa Congress. Sa Shangri-La EDSA Plaza, nag-meeting kami. Tinuturuan niya ako, huwag kang pala absent. Mag-appear ka. Maraming natatalo kasi nakakalimutan. Pero kahit hindi ka mag-absent, huwag ka mawawala sa distrito. Hindi porke congressman ka, masarap na buhay mo. Ako, Alan, tanda mo Mike yung kwento mo. Sabi ko, Mike, paano yun? Hindi naman ako nakatira sa subdivision. Tinuruan mo rin ako noon. Sabi mo, hindi, may kotse ka lang doon. Pag-ising mo sa umaga, may nakapilan tao, pasakayin mo sa kotse, dalin mo sa opisina mo para pamilya mo may privacy. Kasi siya Quezon City, congressman. So doon na sa bahay nakapila. Eh ako wala naman sa subdivision. I learned a lot from my colleagues and I try to give that back to some of you. I don't want to leave Congress nor the speakership na may masama ang loob sa akin. So that's why I try to suck it in. Ang problema, some people think that kindness is weakness. We are not weak. The House leadership is not weak. The House of Representatives is not weak. The Duterte administration is not weak. But the true test of power is how you use it. It's not having it. Eh kung meron akong tangke dito, paputukin ko dito, I'm more powerful or I'm stupid. So mga kasama, I tried to give Congressman Velasco isang rota papunta sa speakership na makakagaan. Pero sagot niya parate, sinisiraan lang siya. At basically, parang he cannot work with us. So, pinaliwanag namin ng Pangulo na walang may akalain ng COVID. In-explain ko na original na pag-uusap yung hanggang October, yung kwento ko sa inyong kanina about the budget, no? So sa puntong ito, nakiusap si Presidente, Lord, pumayag ka na ng December. Sabi ni Congressman Velasco, anong petsa sa December? Nung sinabi, hindi pa rin pumayag. So fast forward ko na. So let me ask you, members of Congress, because this is not only about speakership. Payag ba kayo na ipasa natin ang NEP as is? Kasi kung payag kayo, nandiyan ang majority leader, nakikinig kayo sa Zoom, let's make the motion. We move to approve on second reading the NEP as. That's the proposal of your new speaker. Because he does not need my help.
does not need the help of Eric Yap. He does not need the help of El Rey Villafuerte. He does not need the help of the more than 20 vice chairman we have. Kaya daw niyang ipasa. Nag-last attempt ang ating Pangulo. Sabi niya, pag pwede kang pumayag, wala namang may ano. Sabi ko, pare, for the country na lang, dahil sa COVID. Sagot ni Congressman Velasco, Sir President, sa Amerika nga, nag-election eh. Alam niyo, sa totoo lang, muntik akong mahulog sa upuan eh. Sabi ko, Kong, nagra-riot sa Amerika. Pinakamataas ang COVID sa Amerika. Gusto mo maging parang Amerika tayo sa ngayon? So since nag-election daw doon, pwede. Sabi ko, Mr. President, maganda ang direction ng House. But the House can continue the direction without me. Huwag nyo lang gagalawin yung present format at direction. Diba? It's true na dapat hindi ka magpalit ng kapitan sa gitna ng laban o ng general. But it's also true that may co-pilot ka naman eh. It's also true naman na basta tama direction at may GPS ka naman, pwede namang iba eh. I am not indispensable. You can make me leave anytime. Inassure ko si Kong Velasco na walang gulo na mangyayari sa sinasabi niya. Believe me, Mr. President. Kasi ang sabi ni Kong Velasco, Mr. President, yung sinasabi ni Alan, Congressman will revolt against you. That's not true. Susunod sa iyo, mga Congressman. Tinignan ko siya. I'll be honest with you, isip-isip ko, 1 month before the election, punong-puno pa bahay mo ng ano eh, ng grace po eh. Di ba? Alam naman natin yung role ng pamilya nila sa kaso ni Grace po. Tapos, sasabihan mo ako na magre-revolt against Duterte dahil sa akin? Yun na sa isip ko. Pero syempre, out of the respect, hindi ko na sinabi. Ang sabi ko, Sir President, wala pong nagsasabing magre-revolt laban sa inyo mga kongresista. Mahal ka ng mga kongresista. Alam nila yung nangyayari. Ang sinasabi ko po, kung yung susundin natin yung sinasabi ni Velasco, they will revolt against him. And by the time that they revolt against him, it's too late dahil nagka-leche-leche na ang budget natin. Kaya sabi ko, Lord, kasi hindi mangyayari. Sabi ko, Lord, nandyan si Mikey. Oh. Tingin mo ba si Speaker Bebot Alvarez? Tingin mo ba si Speaker GMA gusto magkaganon? Kung unicameral tayo, baka nag-caucus, nagkausap, may Senado, may media, may Malacanang, o Nabito, na-reenacted budget tayo. Gusto mo bang mangyari yan? Hindi, Mr. President, kaya ko yan. O sige, di kaya mo. Di ko na po babasahin yung iba. So I will finish by this. No? More than 3 or 4 times pinakiusapan ng ating Pangulo, si Congressman Velasco, na sa December na ang palitan, alang-alang sa bansa, alang-alang sa budget. I saw the pain in the President's heart. I saw the burden on his shoulders. Wala na lang ako masagot kung hindi, Mr. President, utusan mo na lang ako para wala ng problema. Every time that I say, Mr. President, tell me when I'll resign, kay Velasco pa rin tumitingin eh. Ano, December? Eh panay, no, no, no. Tapos sabi, September 30. Sabi ko, bukas, boss. Bukas, today. Today daw kami papalit. So, October 14 daw. Sabi ko, ano ba ang problema ng October 14 at November 15? Eh, break. So, binalikan niya ako, ano ba problema? Sabi ko, that's the time nakakausapin namin ng Senate at saka ang DBM. Para magkaroon tayo ng budget na acceptable to all. Because in the next 10 days, hindi na kaya to. Ang bigat na nung pinag-uusapan. Tapos ginulun yun eh. Diba? So, dinideny niya. So, last na naging usapan namin, ako mag-a-announce dito. I was going to do it via Facebook, dyan sa opisina ko. But napilitan ako magsalita dito kasi nga, inunahan tayo. I don't want a vote. I don't want, di ba? Meaning, kung a majority wants Congressman Velasco, take over, di ba? Pwede naman ako sumunod. Pwede rin ako mag-resign. Iba pumalit sa akin. Sinasabi ko lang kay Presidente, ayoko magkahiyaan sa floor. Because it happens.
It happens po. That's why sa Senado, nung pinakita na sa akin na may numero, quiet na lang ako. But I continued supporting the president. Dito po, when the group of president, former president, and then speaker, GMA, had the list, nagkagulo pa, di ba? Nainis pa si presidente nung SONA because ayaw pang i-accept nung kabilang side. I don't want that to happen to us. Di ba? We are mature men and women here in Congress. We can show each other. Alan, ayaw na nila sa'yo. O, di. I will love less people, but I will still like them. Di ba? So, today, before I finish, I'd like to tell you, the speakership in this time of COVID is not about power. Anin mo power ngayon na mamatay ang mga tao? Anin mo ang power ngayon kung hindi mo mabalik ang ekonomiya at kabuhayan? It's also not about economics. Walang pwedeng mag-solo ng budget. Pwedeng chap-chapin, pwedeng may gawin. Pero it's about equity and about thinking of who needs it most all around the country. So I thought, this may be my last speech as a speaker. So I brought two books. First is the Bible. And greetings, assalamualaikum sa mga kapatid natin Muslim. Allow me lang just to profess my faith. And I'd like to remind us that the moral compass, we are all tourists here on this earth, di ba? So what does it gain us if we gain the world but lose our soul in the process? Hindi ako magkakapit to po sa position na to, di ba? No, nor will I abandon it, di ba? I will fight for you guys, di ba? But you have to say what you want and how you want it. But this will, hopefully, despite my humanity, pagkakamali ko, kasalanan ko, I ask the Lord to always allow me to turn from my wicked ways. This is the Bible na hawak ko. Second book I brought is something special that I want to put in a museum soon. It's the Treaty of Paris. This is an 1899 copy of the Treaty of Paris. During this time na maliit na yung mundo, pero marami tayong problema sa ating territory. This is a time where we have to be friends with the West, but also have to remember the evils of colonialism. This is the time where we have to remember that what makes us human is human rights. But we also have to remember that we should not weaponize human rights. This book is a good reminder. Ang taong hindi na marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay may stiff neck. Ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Alam ko kung saan ako nanggaling. Municipal Councilor of Taguig, Vice Mayor of Taguig, Congressman of the Lone District of Taguig, Ordinary Citizen Alan, Law Student Alan, Attorney Alan, Senator Alan, Secretary Alan, Congressman Alan again, and then with your help, Speaker Alan. So today, I'd like to thank you, each one of you. Di ako namimili. Whether you're for me or against me, from the start until now, nag-contribute kayo. And I'm thankful for that. Maraming maraming salamat sa inyo. This situation at yung ginawa ng grupo ni Congressman Velasco kagabi makes it impossible for me to finish the budget in time to help the country really recover. Magkakagulo lang kung hanggang October 14, tapos ganyan ang mangyayari. No? I hope to be able to see the President personally to also explain to him. Congressman Velasco told the President that he is ready. Then I think the best time for him to prove it is now. Gusto mo ng September 30? Sige. If our colleagues want you today, ikaw na. Let him show that he can pass the budget on time. But more than that, let him show that it will be a great budget. A budget that all of us will be proud of. I've worked hard to make this Congress a Congress that I, our colleagues, our families can be proud of. I will not be a party to letting the president down. So I am offering my resignation here and now to you, my dear colleagues. My faith and the faith of the 2021 budget and the faith of the leadership of the House is in your hands.
Please, don't vote on party lines. Don't accept or deny because of positions or what the president may say, what I might think. Bumoto kayo sa akin o hindi, tanggapin nyo man o hindi, you are my friends and colleagues. We will have to struggle together. So in the end, in your conscience, you have to decide what kind of budget and who will lead you to that budget. And if you say it's neither me nor Kong Velasco, I have a couple of names. Pero personally na lang yung tanong sa akin, because this is a house, the 18th Congress, that has transformed from the House of Representatives to the House of the People. And I am proud of it. God bless the Philippine Congress. Salamat po.